Hey guys, welcome back to my channel. For today, I'll be sharing with you all of the perfumes that I own and of course, my top 5 favorite scents. Para sa akin, importante ang scent. Importante yung amoy mo. Una, yun yung tatatak sa tao. Pagka kunwari, first time mong makikilala ang isang tao, kapag naamoy ka niya, maaalala ka niya, ay, ang bango niya, ay, si ganyan, amoy parang mga rosas. Pangalawa, choose my scent depending on my mood for that day and of course, yung occasion for that day. Sa line of work ko, marami akong nakakasamang mga tao. Syempre, kahit pawis-pawis ka na, dapat amoy flowers ka pa rin. Usually, yung mga perfumes na pinipili ko, floral. Dami ko sinasabi. But okay, let's start. Daming boxes. I like to keep the boxes. Hindi ko lang kung bakit. Sayang eh, ang ganda ng mga box. Paano ba sabihin ito? Baldi a freak. I really love this. First time ko din itong maamoy because of perfume shop by Casey. Super bango niya. Medyo musky din siya. May konting vanilla scent. Parang konting powdery. I like powdery scents also. Ito, yung hint ng pagka-powdery niya, super konti lang. So, hindi mo din masyadong mapapansin. Hindi din ako masyadong nagpapabango ng powdery kapag kasama ko si Luis. Kasi si Luis, mabahing siya sa mga ganong bagay. May allergy siya pagdating sa mga powdery, sa dust, sa hindi ko alam. Basta palagi siyang mabahing sa powdery na scent. So, hindi ko din masyadong nagagamit to, kaya medyo puno pa siya. But, it's one of my favorite scents. I highly recommend it para sa mga girls or boys, actually, unisex naman siya, na mahilig sa konting powdery pero sweet at saka light lang siya. Super light lang niya, but 2 sprays, as in like, 1, 2, ganun lang. Buong araw kang mabango. It goes a long way. Moving on to the next perfume from Hermes. It's called Twilly. Ayan siya. Mayroon siyang Twilly. Ha! Medyo may pagka-spicy scent siya. Sweet, spicy. I wouldn't say light kasi medyo matapang siya. But ito talaga yung hanggang kinabukasan, nasa balat mo na siya. I discovered this scent siguro last year lang or 2 years ago. It's one of my favorites. Kaya lang si Luis ayaw niya. And meron akong travel bottle. Akong laging dala. I like this scent kasi sobrang bango niya. Sobrang, yun nga, may pagka-spicy siya, sweet, and matagal din siya sa skin. Next naman, itong Jo Malone Silk Blossom Cologne. This is from Casey again. Thank you so much. Nagtanong ako kay Casey kung ano yung mga scents na may pagka-powdery pero sweet pa rin. Itong Silk Blossom from Jo Malone, super light na ito. So, sobrang light niya, minsan hindi ko na rin siya masyadong maamoy sa sarili ko. Siguro kasi nasanay ako sa mga tipo ng Chanel or yan nga yung sa Twilly na medyo matagal siyang magstay. Pero itong Jo Malone naman na ito, siguro kasi cologne siya. Kaya sobrang light lang and nawawala siya agad. But I like it so much, I use it at home. Next naman ay galing sa Chloe. Love Story by Chloe ang tawag dito. It's halfway through the bottle. I usually use this kapag meron akong shoots, pag meron akong meetings. Sobrang floral niya. Wala lang. I like it so much because it's floral and light. Yan talaga yung baseline ko pagdating sa mga perfumes or scents. Gusto ko talaga floral lang and light. So, ito. Ang Chloe. For me, ah, mas light siya ng konti dun sa classic Chloe. Next naman ay galing kay Ate Lorraine ng Original Shopper 808. Ang Dior. J'adore Dior. J'adore by Christian Dior. J'adore. Sobrang floral niya. Meron siyang ilang-ilang, jasmine, rose also. Halo-halo na siya ng iba't ibang flowers. Kaya sobrang bango niya. And it's one of my favorites also. It smells so good. And the pointing more. Sharing! Meron din akong travel bottle na maliit, na maliit, na maliit. Okay, next naman ay galing sa Chanel. The classic number 5. It's super, super, super powdery. It stays throughout the day at amoy baby ka. Hindi ko alam ko ako lang yung nakakaisip nun. Pero kapag powdery yung perfume mo, talagang amoy baby ka. And sobrang naaliw ako kapag kahit pinagpapawisan ako,
naamoy ko pa rin yung powder scent. I use this kapag hindi ko kasama si Luis, yun nga, palagi siyang nababahing sa powdery scents. I usually use this kapag kapunwari may formal events na hindi ko kasama si Luis. Kaya punong-punong-punong-puno pa siya kasi yun nga. I also have this, the travel spray, para siyang lipstick. Next naman ay galing din sa Hermes, Gallop de Hermes. Bigay ito sa akin ni Momski. Thank you so much, Momski. First time ko siyang maamoy and sobrang, ayan, super sweet niya. May pagka-spicy. Pero hindi siya overpowering. Alam mo yun, yung kasi may iba na sobrang sweet and spicy na parang amoy pagkain ka. Hindi. Hindi siya overpowering kasi yung pagka-spicy niya, konting-konti lang. And yung pagka-sweet niya, yung sa unang spray mo lang, super sweet. As time goes by, nagiging mild na siya. So I like this very much. Para sa akin ha, even men can use this. Actually, sa sobrang mild niya, pwede mo siyang gamitin everyday, anywhere, anytime. If you really don't want na sobrang tapang ng scent mo for that occasion, ito talaga yung pwede mong gamitin. I haven't used it that much, but I'm really, really happy that I discovered this scent through Momski. So Momski, thank you so much for this. Next naman ay galing sa Chloe. This is the Chloe Classic scent. First ko itong na-discover, I think, 5 years ago, kay Mama Kat. Hi Mama Kat, if you're watching, thank you so much. And I got this pala from Shea Boutique. Thank you so much, Shea, for giving me this. I'm so happy na na-discover ko siya ulit or nakuha ko siya ulit kasi matagal ko na rin hindi ginagamit yung scent na to, yung Chloe. It's floral scent light and it stays with you throughout the day. Itong Dahlia, galing sa Bath and Body Works. Ayaw mo ng overpowering na perfume sa bahay, ganyan. Ito yung lagi kong ginagamit. And I usually spray this after showering kasi meron akong isang buong set ng Bath and Body Works na Dahlia scent. Body wash, body butter, body lotion, nasa scent din na ito, itong Dahlia. Galing kay Import Shop, kay Kankers, nalagay ko dito ulit. Hey, Gina, thank you so much for introducing this sent to me. I love it so much and tinitipid-tipid ko siya kasi mahirap siyang hanapin. Ito naman from Tom Ford. Thank you, Casey, for this. First time kong naamoy tong Tom Ford na Rolly Portofino. Sa kanya, siya yung nagsuggest sa akin na itry ko. I don't really use this much. Siguro at home. I use it also kapag kunwari, yes, totoo yan, kapag mag-workout ako sa labas or papunta ako ng gym, nagpa-perfume pa rin ako. Hindi ko talaga alam kung bakit. Sobrang addict ako sa perfumes, but yun nga, thank you so much, Casey, for introducing me to this scent. Naalala ko, nung first time na sprinay ko siya sa sarili ko, katabi ko si Luis. Tapos naamoy niya, sabi niya, bango niya na. Pinaamoy ko sa kanya, tapos gusto niyang agawin. So, kumuha na lang din kami ng para sa kanya. Yung sabihin ganun kabango yung Tom Ford. Very citrus scent siya. I'm not sure if may konting pagka-musky, pero woody scent. Hindi ako magaling mag-describe, but I'll really, really try my best. Basta medyo citrusy siya na medyo sweet ng konti. Yan yung amoy ng Tom Ford. Galing kay Shea again, Flower Bomb Victor and Rolf. Paubos na siya. But I got this parang mga 2 years ago. So, sobrang tipid niya. Matagal siya sa skin mo and hindi siya nawawala agad. Sa mga gusto ng mga super, super sweet scent, I highly recommend this. Para kang nag-aamoy Sweet 16. This is yung one scent na pwede mong gamitin matagal. As in, from 16 years old hanggang late 20s, ganun. And yun nga, tulad na sinasabi ko kanina, meron akong travel bottle. Okay, next naman ay galing sa isa ko sa mga favorite na brands. And of course, we own this brand. It's Lucky and Lulu na Marina scent. Marina because, you know, mermaid. And so sila Luis yung nagpangalan nito. Siguro it reminds them of the sea. I usually use this at home. Or kapag pupunta ako ng beach, naalala ko sa amoy na to yung Versace. May distinct smell siya na kapag naamoy mo, ay, Marina. Favorite ever from Lucky and Lulu ang Marina. Next naman, ay, oh my gosh. Ito yung pinakauna kong nabili. Nung nagsushowbiz na ako, bagets pa ako. I think mga 16 ako or 17. Ito yung pinakauna kong nabili galing sa sweldo ko na perfume. Ito ang Lanvin.
Eclat. Sobrang na-miss ko siya. Naubos ko na siya. Sobra. Palagi ko siyang ginagamit kahit nasa bahay, meetings, as in like everyday. Siguro sa sobrang na-miss ko siya. Kahit pupunta lang ako ng kwarto, papuntang banyo, magpababang ako. Joke. I love this scent so much kasi yun nga, it's sweet also and it brings back memories. Siguro kaya ako din siya hinanap-hanap recently kasi nakita ko lang siya online and sabi ko nga pala yung Lanvin na Eclat, sobrang mabango. Eclat ba talaga yung pagsabi nun? Itong mga pabangong to, hirap-hirap sabihin. Eclat. O basta yun. Eclat. Hinanap-hanap ko siya kasi na-miss ko siya. So, I think galing din to kay Casey. I'm not sure. It's very sweet, light. Basta may pagka-vanilla bagay nung panahon na 16 ako or 17. So, it brings back a lot of memories. Naalala ko, ito yung amoy ko pag sumasayo ako sa ASAP or sa taping, ganyan-ganyan. Happy ako kapag nakakabili ako ng perfume na to. And yun nga, meron din akong travel spray. Next naman, from Dior, it's Miss Dior Blooming Bouquet. Siyempre, amoy flowers kasi Blooming Bouquet. The reason why I like this perfume is it's really light, sobrang sweet niya, pero habang tumatagal, habang pinagpapawisan ka na, habang nagsisink in na siya sa skin mo, mas nagiging light yung amoy niya. Actually, nung simula akong magdalaga, ito talaga yung scent na palagi kong binibili noon. Pero I heard somewhere na ang pabango dapat bagay sa natural scent mo. I guess natural scent ng pawis mo. Nagpapabango ako dito. So, pag pinapapawisan siya, pag nahalo siya sa pabango, mas nagkakaroon ng distinct smell. So, para sa akin, pansin ko, pinakabagay sa akin, it's either sweet, floral, or light scents. I usually use this sa work, or pag kunwari may date kami ni Lupis, ito yung ginagamit ko paminsan. So, kung meron akong bibili ng malaki na pabango, meron akong kasali na maliit. Gusto ko may travel pack palagi na nalalagay ko sa bag para throughout the day, meron akong pang retouch na maliit lang. Siyempre, evening bag lang ang dala mo or isang maliit na purse. Hindi naman magkakasya yung malaking perfume. So, bumibili ako ng smaller size. Hindi ko din alam kung ba't ko ito binili, pero may hair mist din na Miss Dior akong binili before. Paubos na siya. I like my hair kasi na mabango. Next naman, this is my favorite ever, as in top one. And it's also Lou's favorite, Luis's favorite. I have this scent in 100ml and 20ml, Chanel Chance. Ito yung kulay green. Tulad na ng kwento ko kanina, palagi akong bumibili ng smaller version. Actually, travel pack talaga siya kasi may laman ito. Pakita ko. Dalawa siya, nandito sa loob. Tapos, ito yung travel spray. And then, you just twist it. Not my favorite. Meron pa akong isa na paubos na. Inuubos ko muna yun bago magbukas ng box. Ito, galing to sa isang friend. First time ko tong makita itong travel spray na to. I think galing to ng Dubai, binili ng friend ko. Si Ate Sweet, thank you so much Ate Sweet sa birthday gift mo last year. Palagi ko itong ginagamit. If I could use it every day, I would. But syempre, like what I've said kanina, nag-iiba yung moods natin lahat, di ba? Pagdating sa scents. So, ito, palagi ko siyang ginagamit. Kapag kasama ko si Luis, it's sweet. And of course, it goes a long way. Itong scent na to, habang tumatagal, parang mas lalo siyang bumabagay sa natural scent ko. Medyo pricey siya pag spray name mo. As in like, buong araw na siyang nasa sayo. Minsan yung iba masyadong pawisin, yung iba naman nagkakaroon ng dry skin. Ang ibig kong sabihin, yun nga ang... Kahit mahal siya, it's still worth it. It's my favorite Chanel Chance. Hala, ayun, natapos ko na lahat. And that's it. Meron akong rules when it comes to choosing your perfume. Number one is, of course, your price point. Siyempre, maraming mga mahal na perfumes, but also maraming ding mga affordable. You just really have to go out there and choose what's best for you. Second is, kung ano yung natural body scent mo next. Doon dapat babagay yung perfume na bibilhin mo. And ako, just so happens na ang bagay sa akin ay floral scent. Pangatlo naman, make sure you have variety. Siyempre, tulad ko, nag-iiba-iba yung mood nating lahat. My personal opinion na you have to have variety. So,
You don't have to have so many perfumes, but you know, at least 2 or 3, okay na yun, basta meron kang variety for each occasion. For date night, for work, simply at home na pwede mong magamit. If you have that one scent na super super favorite mo, don't let go of it. Kasi when you meet a person at naamoy ka nila, yun yung scent na tatatak sa kanila. Yun yung tatatak dun sa tao na first time mo makikilala, na first impression niya sa'yo. May baby, ganon. Ako lang yata yung ganon. Pero another is, para sa akin, I like to buy some of my scents in travel size. Mahirap pag magdadala ka ng malalaking bottles. Kapag out and about ka, mabigat yun sa bag mo. I guess that's it. I'm so happy na finally I was able to do this vlog kasi marami akong nakikita online na ginagawa to. And kabibili ko lang din ng isang perfume. Sabi ko, bakit hindi ko gawin to para din ma-share ko yung mga favorite scents ko. So, thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed it. I hope meron akong naiambag sa inyo about scents. Please don't forget to comment, to like the video, to subscribe, and to spread love. So, thank you so much. Stay safe and God bless you all.